Brandon Pujemski. Well, as we all know, mga Kawan Stories, na ginawa na nga pong untouchable ng Golden State Warriors si Pujemski ngayong offseason matapos itong hilingin ng Utah Jazz. Ayon sa report, mas gugustuhin pa nga daw ibigay o i-trade si Jonathan Kuminga kesa sa kanilang rookie na si Pujemski. Kaya naman marami ang nagtatanong ngayon, bakit nga ba? Bakit nga ba ayaw bitawan ni Mike Dunleavy si Brandon Pujemski kung makukuha rin naman nilang kapalit si Lauri Markkanen? Well, tara't alamin natin yan ang rason sa likod nito at talakayin ang inilabas na 3-team trade scenario kay Jonas Valanciunas papunta sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kuponana sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga Kawan Stories ng responsable. Well, alam naman natin mga Kawan Stories, merong dalawang player ngayon ng Golden State Warriors na may mataas na trade value. Una, si Jonathan Kuminga at ang pangalawa, si Brandon Pujemski. Kahit nga ang mismong katransaksyon nila na si Danny Ainge ng Utah Jazz, ang dalawang mismong ito ang hinihinging kapalit para kay Lauri Markkanen. Pero ayon sa source, wala nga daw balak ng Warriors na bitawan na lamang ang dalawang ito para lamang sa isang big man na 55 games lang nakapaglaro last season. Though, si Lauri Markkanen ang pinaka-priority target ng Warriors, hindi pa rin naman natin maikakaila na napakalaking sakripisyo ang kanilang gagawin kung itutuloy nila ang transaction kay Danny Ainge. At sa kabutihang palad na kapag desisyon, si Joe Lacob ang mismong owner ng Warriors na wala siyang balak ipamigay ang kanilang rookie. Pero meron pa rin nga siya ditong question. Ito nga, ayon sa source, mas preferred nga daw nilang ibigay si Jonathan Kuminga kaysa sa guard na si Brandon Pujemski. Kaya malaking palaisipana, bakit nga ba ayaw nilang ipamigay si Pujemski? Well, basically, alam natin ang potensyal ng rookie na ito. Mataas ang basketball IQ, may shooting, may playmaking, at mas mataas ang efficiency ratings nito kumpara kay Kuminga. Kaya kahit man ang mismong owner na ng Warriors ayaw bitawan si Brandon Pujemski, ay hinahalin tulad nga niya ito kay Stephen Curry na posibleng future franchise player. Sa kabilang banda naman tungkol kay Jonas Valanciunas. Well, napag-usapan nga natin noong nakaraan ang sinabi ni Brian Windhorst na hindi pa sarado ang posibilidad na bumagsak ito sa Los Angeles Lakers ngayong taon. Lingid nga sa kaalaman ng lahat kung syempre December 15, mga Kawan Stories, pwede muling maging available sa trade ang mga player na pumirma ng kontrata nitong offseason. Ito na rin naman ang tinutukoy ni Brian Windhorst na trade kay Jonas Valanciunas. Sa nasabing proposal, hahanap dito ang Lakers ng isang team para makagawa ng 3-team trade at ang matunog dito ay ang Brooklyn Nets. Well, basically, dalawang team ang matunog ngayon. Una, ang Orlando Magic at ang pumapangalawa ang Brooklyn Nets. Sesentro nga ito panigurado kay D'Angelo Russell at Valanciunas. Alam naman natin na sentro ang kulang ngayon sa Lakers para maging kompleto ang lineup na binubuo ni Coach JJ Redick. As we all know, isa si Valanciunas sa mga player na gustong makuha ni LeBron at hindi ito malabong mangyari, lalo pat pwede pa rin naman nila itong makuha ngayong taon.